Midnight Man. Bago ko simula ng kwento, shoutout ko muna si Ms. D at Ma'am Melanie Pasyon na mga bagong nocturnal member ko. Kaya kung hindi ka natutulog o lagi kang puyat, mag-join ka na. Moy-moy po ang palayaw ko. Tubong Bicol ako. Ang kwentong ito ay personal na karanasan ko. Kapag gabi, inuubo ng matindi si Tito. Parang may lagnat tapos giniginaw. May TV po ang Tito ko. Nasa lahi daw namin sabi ng iba. Yung lolo ko kasi, yun ang kinamatay. Nababahala nga ako noon kasi baka magkaroon din ako. Ito yung hindi ko malilimutang gabi ng buhay ko. Linggo ng gabi yon sa pagkakatanda ko. Kakatapos ko lang gumawa ng assignment noon. Bandang alas 10 ng gabi. Pagkapatay ko sa gasera, dumiretso na ako sa higaan namin. Magkakatabi kami. Si Tito, ako at si Lola. Hindi agad ako nakatulog. Nagmuni-muni muna ako habang nakapikit. Namumroblema kasi ako noon sa pambayad sa toga kasi malapit na yung graduation namin. High school lang ako nung mga panahong yun. Ayoko naman magsabi kay Lola kasi nahihiya ako. May ipo naman yung Lola ko. Yun ang ginagamit namin sa pang-araw-araw. Meron din namang kita si Tito sa pag-aalaga sa manukan. Pero hindi sa amin yon, kundi sa kapitan ng barangay namin. Tauhan lang siya. Kaya lang, hindi talaga ako palahingi. Sariling sikap ako kapag may binabayaran sa eskwelahan. Kung hindi pili ay nyog ang binibenta ko. Balik tayo sa kwento. Habang nag-iisip ako ng paraan kung paano magkakapera, bigla na lang may tumama sa dingding na kawaya namin. Sa may parteng uluhan yon kaya damang-dama ko yung pagbangga ng kung ano man yon. Sinubukan kong silipin, pero madilim sa labas. Walang buwan. Sa isip ko, baka manok lang yon. Kasi diba, para silang mga bulag kapag gabi na. Baka hindi nakita yung bahay namin at nagdire-diretso sa pagtakbo. Medyo nilalamon na ako ng antok. Tapos maya-maya, nakarinig ako ng parang may dumadausdos sa katre namin. Dinig na dinig ko kasi nakatagilid ako. Nakadikit yung kaliwang tenga ko sa katre. Bumaling ako sa gawin ni Tito na nasa kanan ko. At paglapat ng kamay ko, may nahawakan akong mainit-init, malagkit at madulas. Gumagalaw ito, kaya ang unang pumasok sa isip ko ay ahas. Dahan-dahan kong inalis yung kamay ko. Maingat din akong tumayo at pagapang na bumaba sa katre. Dahil kabisado ko na ang lahat ng sulok ng bahay namin. Madali kong nakuha ang flashlight at itak. Itinutok ko yung flashlight sa pwesto ni Tito. Sabay sinindihan ko. Hindi ahas ang nakita ko, kundi mahabang kulay brown na parang dila. Yung dulo nun parang hati at parehas matulis. Nakadikit yon kay Tito sa likod niya. Useless din pala yung itak na kinuha ko. Hindi kasi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nagmistula akong sumali sa mannequin challenge. Nang matauhan ako, tsaka lang ako sumigaw ng Tito. Dun lang biglang nawala yung mahabang yon. Sobrang bilis noon maglaho. Pero nakita ko pa na sa dingding na kawayan namin yon lumusot.
Nagising naman sila Lola at Tito. Natural, tinanong ako kung anong sinisigaw-sigaw ko sa kalaliman ng gabi. Pagkasindi ni Lola sa gasera, dun lang ako nagsalita. Napabulong na lang si Lola na anduduno raw yon. Nakaamoy raw ng may sakit, kaya ang bahay namin ang pinunterya. Agad namang pinataas ni Lola yung damit ni Tito. Sinuri yung likod niya kung may sugat, pero wala naman kaming nakita. Kaya tinanong niya na lang kung nakakaramdam ba ito ng sakit. Pero wala naman daw. Bumalik na rin kami sa pagtulog matapos kumuha ni Lola ng makabuhay. Gabi-gabi, lagi nang may ganoon sa tabi ni Tito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulot. Lalaki po ako at kalahating African-American. Alam niyo na siguro kung anong kulay ko. US Army po ang late father ko at maswerte siyang nakilala ang nanay ko noong nagtrabaho ito sa Amerika. Madalas akong asarin dahil sa kulay ko. Kung hindi nognog, negro, ay noger ang tawag sa akin. Lalo na nung high school ako. May isa akong kakilala na kaibigan ng kaibigan ko na tawagin nating Oliver. Hindi ko masasabing kaibigan ko siya, pero nakakasama ko rin minsan. Hindi ko kasi siya kinakausap. Masyadong mahangin at parang hindi niya rin ako trip kaibigan. Pero kahit di kami close, minamak niya yung kulay ko. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka mabuyo ako at baka magulpi ko ng todo. Hindi naman kasi ako war freak. Malaking tao ako pero lagi lang kalmado. Isa pa, lumaki ako sa piling ng lola at lolo ko na mga relihiyoso. So ito na nga po. Madako na tayo sa pinaka-istorya. Magpapasko noon. Nagkayayaan kaming magkakaibigan pumunta sa bahay ng isa sa amin na tawagin na lang natin sa pangalang Ferdy. Yung bahay nila, likod lang ng sementeryo o sabihin na nating taga doon mismo siya. Hindi naman kasi nila lupa yung kinatitirika ng bahay nila. After namin mag-food trip, nagyaya si Ferdy na doon daw kami tumambay sa kakahuyan na parte pa rin ng sementeryo. May parteng giba sa bakod ng sementeryo, kaya nakalusot kami. Naglakad lang kami ng kaunti at yun na, kakahuyan na. Mataas din yung mga damo doon na parabang naging pataba na yung mga nililibing doon. Actually, yung parteng yon medyo malayo na sa mga nicho. Parang sobrang space na lang yun o baka nire-reserve para sa mga patay in the future. May nakatumbang puno doon. Tapos doon kami tumambay. Kwentuhan, takutan, tapos ini-interview namin si Ferdy kung anong feeling ng nakatira sa sementeryo. Kahit ilang beses na namin yon tinanong sa kanya, sagot lang siya ng sagot. Minsan daw, nakakakita yung papa niya kapag pauwi ito galing sa pamamasada ng tricycle. Babaeng nakalutang daw. O di kaya, lalaki na nakatayo sa ibabaw ng nicho. May naririnig din daw na sumisit-sit. Kadalasan, boses bata. Ang kulit lang kasi doon pa talaga kami nagkwentuhan ng mga ganoong bagay. Nung medyo wala ng kwenta yung pinag-uusapan namin, nagsinde si Oliver ng Yossi. Naninigarilyo na pala yung gagong yon pero hindi pa raw siya legal. Parang may sariling mundo siya na nagpaikot-ikot doon sa kakahuyan habang kami nag-uusap pa rin. Hindi ko alam kung nagpapasikat lang si Oliver kasi mag-isa lang siyang lumayo sa amin. Pagbalik niya,
Nakita namin na may bitbit siya. Akala namin nyog. Tapos nung nakalapit siya, bungo pala ng tao. Kinilabutan ako. First time ko makakita ng totoong bungo. Medyo naninilaw na yon. Tinubuan na rin ng kabuti at may lumot na. Tarantado talaga si Oliver. Tuwang-tuwa pa siyang inilalapit sa mukha namin yung bungo. Wala siyang takot. Talagang nahahawakan niya yon at inaamoy-amoy pa. Sabi niya, amoy kahoy lang daw. Nagpapanggap pa siyang eksperto. Mga 1800s pa raw yung bungo na yon, base sa texture. Kung di ba naman talaga gago si Oliver, may kinuha siya sa bulsa. 5-star na paputok. Isang balot pa yon. Hinayaan lang namin kahit alam na namin kung ano yung binabalak niya. Sinubukan pagsabihan ni Ferdy, pero hindi rin naman nakinig. Kumuha siya ng dalawa. Lumayo ng kaunti tapos sinindihan sabay isinaklob yung bungo roon. Napangiwi na lang ako kasi wala naman akong nagawa tsaka trip niya yon. Bahala siya. Hindi nabasag yung bungo. Nangitim lang yung ilalim. Hindi pa siya nakontento. Kumuha ulit siya ng paputok. Tapos ginawa ng tatlo. Doon na nabasag yung bungo. Tumilapon sa kung saan saan yung mga parte. Tuwang-tuwa si Oliver. Sabi na lang nung isa baka multuhin siya ng kaluluwa nun. Pero wala itong pakialam. Tatawa-tawa lang siya. Makalipas ang ilang araw, si Oliver namatay. Nagsuka raw ng nagsuka ng dugo. Ayon daw sa kapatid nito. Bago raw namatay yung kuya niya, ilang gabi itong umiiyak kasi sumasakit yung ulo. Nananaginip din daw tapos nagigising sa madaling araw. Para daw may kumukuha sa kanya. Malamang, yun na yung parusa sa kanya nung may-ari ng bungo.